Hi mga kasari, welcome back to my channel. And for today's video mga kasari, gusto ko lang makapagkwentuhan sa inyo, mag-update sa mga nangyayari dito sa tindahan namin. So kung gusto mong malaman, just keep on watching. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na i-share ko. So, ayun nga mga kasari, ayan, sobrang relax ako ngayon na nakataas pa yung aking paa. Parang gusto ko lang makapagkwentuhan sa inyo, casual, ganyan, na habang tumatakol yung aso sa labas. So, kahapon, kagabi, actually, is nakapag-grocery ako. So, na-realize ko na kapag ang pera mo, kapag mamimili ka, tapos ang pera mo is nasa 10,000 pababa or even 20K pababa is wala ka na talagang ganong mabibili. So every time na mag-grocery ako, talaga naglalaan ako ng 30,000, 35, ganyan. Hindi ko talaga dapat pababain yung aking budget doon kasi hindi ko mabibili ng kumpleto yung bibilhin ko. So kagabi, nag-grocery kami and sad to say, napilitan ako isa rin yung tindahan kasi wala si tatay, so wala kaming kapalitan ng asawa ko. Dati kasi kapag bumibili kami, grocery kami, siya iniiwan. So ngayon wala siya kasi nasa bakasyon siya ngayon. So 2 weeks siyang hindi makakapagtinda dito. So ang hirap. Parang ngayon ko nararamdaman yung hirap talaga na syempre dalawa lang kami, tapos nakukompromise yung trabaho ng asawa ko kasi salitan kami dito. Buti na lang hindi na kami dito 24 hours and anytime pwede naman siyang isara ng tindahan. Kaya lang syempre sayang, di ba? So, ayun, kagabi sa pilitan kami isira kasi kailangan na namin mamili dahil wala nang kalaman-laman yung tindahan. Ako, napaparanoid ako or nagpapanik ako kapag yung tindahan ko is wala ng mga dilata. Ayan, dyan ako nakabase. Pag wala ng mga dilata, alam ko na hindi na kompleto yung tindahan ko. So, kagabi nga, ang aking bill is umabot ng 31,000. So ayan, ito yung aking resibo, umabot siya ng 31,000. Nabili ko naman lahat, 16 bucks, tapos meron ako mga bundle ng mga chicheria, at saka bumili na rin kasi ako ng 3 box ng jean, tapos isang box ng MP Lapad. So, dati-rati kapag nabibili ako ng worth 30,000, talagang maraming boxes, umabot ng 20, ganyan. So ngayon, 16 bucks, tapos kaya lang naman siya umabot ng 16 bucks kasi nga, kasama na yung sa jean, tsaka yung mga laman nun is mga chicheria. Tapos, nakakalungkot lang kapag sa tuwing nalulugi tayo sa pailan-ilan na paninda natin. Katulad nito mga kasari. Ayan. Pagpasensya nyo na yung motor sa labas, sobrang lakas. Maingay kasi hapon ngayon, alas 5 na ng hapon. So ayun mga kasari, pagpasensya nyo na ingay kasi hapon na alas 5 na ng hapon. And naisipan ko lang na mag-vlog. Kasi baka umulog yung utak ko, hindi ko pa ma-share sa inyo. So, ayun, di ba nakakalungkot lang na yun, sa ganong punan natin is konti na lang yung napapamili natin. Tapos, nalulugian pa tayo, nasisiraan tayo ng paninda, kinakain ng daga, na expired. Ako madalas akong biktima ng expiration at saka ng mga makukunat. So, ayan, ito. Pakita ko lang. Ayan. Ito, lahat is sinolito ng customer ko, makunat daw. So, chine ko naman, totoo naman talaga na makunat. Alam naman, ipagpilitan natin makunat. And kapag bumibili kasi ako talaga ng chicheria, isang bundle yun mga kasari. Nakita nyo naman last time, pag alam ko na mabili yung chicheria na yun, bumibili talaga ako ng isang bundle. So, nung nakaraan, bumili ako ng isang bundle ng bangus. And medyo may fault din ako dito kasi kasi nagkaroon kami ng vacation na 2 days. Nagdagat kami noon. So, ngayong buwan talaga is 2 times kaming umalis. So, talagang hindi ko na-dispose agad-agad yung mga chicheria ko. So, ayun, it turns out na lahat is makunat. Ilan lang to sa mga makunat? Actually, yung, di ba isang balot naman yung 20 pieces? Anim na balot ng bangus is talagang makunat. Pero tayong store owner, pwede natin kainin yun, di ba? Alam, mapupurga ka. Kumbaga, pwede naman siyang kainin, pero hindi siya talaga pwedeng ibenta. Kasi alam mo naman, pag customer, kahit ikaw naman maging customer, kung ang ibibenta sa'yo is makunat, di ba tatanggapin mo pa? Siyempre, hindi. So, ayun.
Nanghihinayang lang ako kasi dun sa mga chicherya na to, wala lang tayong tinutubo dyan. Sa iba kasi apat na piraso, limang piso yon. Sa akin nga piso, isa na nga lang. Nakunatan ka pa. Kaya ayun, na-stress lang ako ng very light. Kasi hindi ko siya na-dispose. Nakunat siya. So ayun, sobrang lugi ako dun. And nanghihinayang lang ako kasi hindi ko nga siya nabenta ng matino. Kasi nakunat siya. So naisip ko talaga, pag mga ganong situation, lalo na yung mga maliliit na tindahan, big deal yun sa kanila na makunatan ka ng ilang piraso nga lang eh. Sobrang big deal yun kasi syempre namuhunan ka dun eh. Pero syempre kapag malaki na yung tindahan mo, hindi mo na yun masyadong iniintindi. Pero syempre nandun pa rin yung yung panghihinayang mo na sana na ibenta mo siya. Sana hindi ka nasayangan kasi sobrang dami nun. 6 na balot yun, tapos plus ito pa. Hindi ba wala ka nang itinutubo, nalugi ka pa. So nung kagabi, nung nag-grocery kami, nawalan talaga ako ng gana. Ayoko na sana bumili ng mga ganyan. Totoo lang talaga, ayoko na bumili ng mga ganyan. Kaya lang kasi mga kasari, isa yan sa mga pinupuntahan talaga ng mga bata, mga nagiinom. Kumbaga, ayan yung isa sa mga na-attract sila para bumili sa tindahan mo. Lalo na kung malalaman nila na piso isa pa rin. Kaya ayun, sabi na asawa ko, hayaan na lang. So ipagpatuloy pa rin namin yung pagtitinda nun. So bumili na naman siya ng isang bundle. So sabi ko nga sa kanya, bakit isang bundle? Kasi baka mamaya makunatan na naman yun. Pero sabi naman niya, wala naman na kaming lakad for this month. So madidispose naman siguro namin yun. So ito yung first time na sobrang ang daming nakunatan na chichirya dito. Dahil nga siguro is umalis kami ng ilang araw. And syempre mainit sa tindahan kapag nasaraduhan. So baka ayun yung naging dahilan. And sobrang rin ako dyan, isa rin ako sa biktima ng mga expiration. Naku, kung ipapakita ko lang sa inyo yung mga expired na product ko dito sa loob ng tindahan namin, ay grabe, sobrang ang laki ng produkto na na-expired sa akin. Hindi dahil sa naging impulsive ako sa pagbili. Alam ko naman na kung ano yung mga fast moving, kaya lang hindi ko lang malaman sa kung anong dahilan. Kapag yung isang item dito is mabenta, syempre bibili ka ng marami. So kapag bumili ka ng marami, hindi naman sila bumibili. So hindi ko malaman kung anong dahilan, kung bakit bumibili ka ng marami tapos ayun, hindi na sila bumibili. So ang nangyayari is talagang na-expire yung pagkain. Madalas akong ma-expiran ng mga chichirya talaga. Yung mga piatos na yan, Nova. Ayan, madalas ako nyan. Yung nangungupas na yung balot, ganyan. Hindi naman natin maiwasan talaga na madalas sa mga customer natin is may pagka, alam mong magandang term, medyo maselan pagdating sa ganon, kahit hindi pa naman expired, pero pag naiba yung kulay niya, is ayaw na nila, papalitan mo na yun. So, ayun. So, ang hirap, no? Ang hirap na natotoo na nakakapagod yung ginagawa natin araw-araw, tapos ganon, makukunatan ka, tapos may mga iba't ibang tao pa na ayun yung ganon, magrarant sa'yo kasi ganon, kahit hindi mo naman kasalanan. So ayun, madalas nakakaramdam tayo ng nakakapagod na isa sa, akala kasi nila kapag sari-sari store is hindi ka nahihirapan. Actually, nakakapagod yung everyday routine natin na akala nila is nakaupo pa lang, namamahinga, pero hindi nila alam. Alam mo yun, tayo ay pagalaw-galaw, lalo na kung mga bata yung bibili tas papiso-piso, ang hirap, patayo-tayo ka. Pero ito kasi yung pinili nating profession. So kailangan mahalin natin yung ating trabaho. And sobrang laking tulong ng tindahan sa ating mga store owners. Kaya, ayun, kahit na nakakaramdam tayo ng pagod araw-araw, tuloy lang tayo sa buhay, laban lang. Ayan, eventually magkakaroon din to ng result. So, yun lang mga kasari, update ko for today's video. Wala lang, gusto ko lang maglabas ng aking feelings sa inyo. So, ayun, pero sabi ko nga is laban lang and always pray. Wala namang imposible sa Diyos. Ito po yung aking sari-sari store. Ayan, i-display ko na yung iba. So, ayun, nakakapagod mag-display. Pero worth it naman pag natapos kasi nakikita mo na kumpleto na naman ulit yung iyong tindahan. So, ayun, medyo makalat lang dyan dahil hindi pa ako tapos na mag-display. So, ayun yung aking dilata. Alam niyo mga kasari, pag nakikita ko yung mga dilata ko na kumpleto, ako, sobrang saya ko talaga. Diba? Ang sarap lang isipin kapag puno yung ating stante. Ayan, yan lang yung mga dilatang hinahanap talaga dito sa amin. So,
Okay. So yun nga mga kasari, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and click the notification bell para lang updated sa mga videos na share ko.